morning. Say hi, good morning, Tish. Today po, papakita ko sa inyo kung ano-ano po yung mga halaman na pwede na po nating i-propagate o i-replant. Sige, simulan po natin sa Monstera Deliciosa. According sa aking research, ito daw ay Monstera Deliciosa. Yan, pwede na po natin siyang ma-replant, ma-propagate. Kasi tingnan mo to, yan. Ugat niya po yan. Ala, naputol. Yan. Yan, ugat po niya. Actually, pwede po tayo ma-propagate. Kahit ito lang ikat mo, tsaka ito ikat mo, pwede na natin siyang ma-itanim. Yan. Yan. Ano? Ito. Black velvet. Hindi ko alam kung black velvet tawag dito eh. Green naman siya. Yan. Pwede na po natin itong ma-replant kasi may mga anak na siya. Dalawa po yung anak niya. Pwede na po natin siyang ilipat sa mas malaking pot para mas lumaki siya. Quiet it. Tapos mas lalaki yung dahon niya. Kita nyo. Ganyan kalapad yung dahon niya. Pag nasa malaking pot siya, mas lalaki pa yan. Yan. Tsaka maganda yung dahon nito kasi maabot siya ng isang buwan bago malanta. Ganon siya katibay. Para siyang black, ay hindi, para siyang rubber plant. Yung ganon siya katibay ng mga dahon. Yan, ito, pwede natin ma-replant yung mga yan. Ito yung black velvet. Ito naman yung birkin. Nabili ko to na, yan. Ang nabili ko po siya, yung dahon niya siguro mga 4-5 piraso. Yan, na-develop na po yung ibang dahon. Ito, may bago na naman siyang, yan, bagong dahon. Next po yung sanado. Ito. Yan, ganyan siya kaganda. Oh. Binili ko yan, maliit lang yan. Look, yan, lalaki siya. Peperonia. Yan, yung peperonia. Yan, binabili ko yan, mga 5 dahon na din yan. Tapos yan. Bili na natin siyang ma-replant yan. Later, bibili po tayo ng lupa, yung matabang lupa, yung loam soil. Tapos, haluan po natin siya ng dry edge. Haluan ko rin po siya ng uling. Nahalo ko po sa lupa. Ito naman yung ating Monstera Islet. Yan. Yan. Pwede po natin siyang ma-propagate na yun na kasi meron na siyang mga ugat. Actually yan, pinagputulan ko na po yun ang mga na-replant ko. Ito na po yung mga na-replant ko. Marami na po yan. At saka madami na din po akong naibenta niyan during lockdown. Tapos nung binili ko siya, ito isang piraso lang. Mga 350. Pero naibenta ko siya na nakabenta na ako ng 4,000 pesos na, diba? Pakilabangan ko yan. Naman po yung silom ko, laki-laki niya. Hindi na kami makadaan sa laki eh. Yan, silom. Yan, ito po yung mga plants ko, hindi pa pwede ma-replant. Ito naman yung rubber plant na nabili ko. Pero nabili ko po siyang cutting. Nung nabili ko siyang cut, ganito na po yung dahon niya. Last year po nung lockdown. Hindi po siya nalanta. Last year pa po ito. To dahon na to. Tapos ginawa ko, binacuum ko. Marami to, maraming kapatid to. At ito lang talaga yung matibay. Yan lang yung naiwan. Yung iba kasi, umulan. Naulan na, nalanta yung ugat niya. Ito kasi, nilagay ko sa loob. Kaya hindi siya masyadong nababasa. Ayun yan lang nababasa. Yan siya. Yan o. Yan. Buhay na talaga yan. As in stable na yan. Late sa susunod, bibili po tayo ng rubber plant na cutting. Papakita ko po sa inyo paano yung pag-propagate. Ay hindi, mali. Paano po yung pag-vacuum nun. Isang buwan po yun na i-vacuum.
ganyan po siya. Yan po, yan po yung mga pwede natin i-propagate na. Ipapakita ko po sa inyo pag nakabili na po tayo ng lupa at saka yung pot. Yan, laki ng ano, silom. Ito naman yung temptation. Yan, pag lumaki yan, maganda yan. O, lagay po natin sa malaking pot para mas pang indoor kasi ito eh. Yan, ito naman po yung pinaghugasan ng bigas. Yan, yan po yung ididilig natin sa ating mga halaman. Tsaka meron pala akong net. Yan, naka-net. Hindi pa yan, ano lang yan, temporary kasi di pa ako nakapagawa ng malaking net. Yan. Dapat kasi yung mga halaman po is indirect sunlight po siya para maganda po yung kanyang grow. Aglonema. O yung prayer plant. Pwede na po natin itong i-replant eh. Kaya lang matagal siya mas stable. Sige natin na. Siguro nga 10 piraso yun siya. Pero ano na yan? 3 taon na yan. Ito naman is tambis. Sa Bisaya tambis. Yan ito sa Tagalog. Makupa doon. May marami na namang bunga. Ito po yung alocasia. Alocasia po ito eh. Hindi ko alam kung anong family of alocasia to. Tapos yung ito binigay lang sa akin to eh, isang dahon pa lang to, yun na madami na siya. Yan. Ito po yung mga pechay. Yan. May kangkong pa oh. Yan. Yan. Tanin po yan ng biyanan ko, mother-in-law ko yan. Malinis yan. Yan, may talong pa, oh. Yan, talong. Kamatis. Hala, ay siyang orchids. Yan. Say, hello ka higala. Oh, say hi daw. Yan. Goodbye mga higala. Thank you for watching. Say goodbye na. Goodbye mga higala. Peace.